Yung kalaban niya, naka-chain yung mukha ni Voltes 5. Look! Oo, patingin nga yung mukha. Oo, bakit tinusok yung mukha niya? No, di ba? Ibig sabihin ito, actual fight. Pero take a look, nasa punishment position si Voltes 5, di ba? Ah, medyo agrabyado siya, no? Ginamaan yung mukha niya, oh. Tamo? Julius Babaw, unplugged. Julius! Babaw! Julius Babaw, unplugged. Julius Babaw, unplugged. Hi guys, welcome to Julius Babaw Unplugged. This is going to be a first sa series po natin ng mga vlogs tungkol sa mga collection ni Andrew E. Dahil sa dami, iba't ibang klase ho ang kanyang kinokolekta. Pero lahat po yan ay pawang mga rare. At ito po siya, ang King of Pinoy Rap, Andrew. Thank you. Hi Andrew. And ang hari naman ng talk show and ng newscasting para sa akin. Kamusta ka na, Andrew? Yes. Kamusta na? What's keeping you busy nowadays? Wala naman. Lounging lang. Hanging around in the house. And of course, syempre, nag-iisip ng mga project during the pandemic and probably after pandemic. So, you know, para talagang kumbaga 9 yards ang palaging planuhan. 9 yards palagi. Hindi yung parang ngayon lang, pang bukas or what, di ba? And mga nagre-release din ako ng song, mga bagong song na I think na gigiliwan ng mga kabataan ngayon, yung shoot, dahil tini-TikTok na, di ba, talagang viral, nag-viral, and iba-ibang bansa ang nagti-TikTok mismo, so natutuwa ako and I'm so amazed. And lately kahapon tinik-tok ako ng parang ang ganda ng salita no, tinik-tok. Tinik-tok ng number 3. Hindi ka tinukang, no? Tinik-tok. tinik-tok ako ng yung song ko tinik-tok ng number 3 na most followed influencer sa Vietnam. Oh, wow. Yesterday, which is 7 million followers, and her name is Z1 and mamaya gagawa ako ng kontra TikTok para sa kanya, para ipasalamat ko, para siya man yung nando sa cellphone ko, tini-TikTok ko naman siya, you know. And okay, sa US naman, meron yung how many 60 million followers na isa sa mga top influencers naman sa Amerika. So last week tini-TikTok din yung song ko na shoot. So syempre obviously hindi ako mapaniwala dahil unang-una yung mga kantong yun is way 18 years ago. Itik ngayon, I mean, di ba, parang nakakatuwa, nakaka-amaze, parang nag-adapt siya sa sa bagong generation. Nag-transition siya into the new generation. Nang hindi ito nag-remake, ha? Walang remake ito, ha? As is. Yeah. Wala akong promotion. And plus, kumbaga parang ginugulat na lang tayo. Ginugulat tayo na yung mga kabataan mismo ang, parang nagsusumiksik na i-play yon or i-TikTok yon. Wala. Nakakaulat. Di ba? So are you making a new album now? I'm on the verge. In fact, I'm on the act of doing a 22-year anniversary of Wholesome One. It's my album with Sony. So it's 22 years na. So parang sineselebrate ko lang yung pagiging 22 years niya. And I started it with Shoot Part 2 kasi nga nag-hit yung Shoot Part 1 sa TikTok. So I started doing Shoot Part 2 na ngayon umaarangkada naman sa YouTube. So nakakatuwa. And the next song from that album would be
yung Tonight. Yun naman ang abangan ng ano ng madla, yung Tonight naman. Yun naman ang susunod. Kumbaga parang wholesome one, another wholesome one, so which is wholesome two for two, year 2021. So parang ganon, celebrating 22 years of anniversary. Wala bang pa-sample dyan para magkaroon kami ng idea kung ano itong bagong kantang to? Ayun, yung bagong kanta na nilabas ko, yung Shoot Shoot Part 2 is an ano springboard offshoot from Shoot Shoot 1, which is yung dito siya titigilan when she come, dito ka, dito siya titigilan when she come, shoot, shoot. Ngayon, sa Part 2, iba na lyrics. Bigyan siya ng tequila when she come, shoot, shoot. Bigyan siya ng tequila when she come, shoot, shoot. So, yun ang ano, sa power, sa Part 2. So, kumula, innovate. And innovate naman the lyrics by that time. Wow! Excited. Pero Julius, nasabali, may I catch you, ha, bago natin tuloy ito. Sige. Yung mo, sa totoo lang, with all honesty, and please remind me kung nangyari to para for you to correct me. Hindi ba simula nang naging Andrew ako, hindi mo pa ako na-interview ngayon lang? Ngayon lang. Excited ako rito. First time, ano? Yeah, kumbaga, inidolo kita lahat-lahat. Wow, thank you. Inidolo kita na hindi mo lang ako nakatikim ng interview mo ngayon lang. Eto na, finally. Saka mas maganda kasi mahaba-haba itong kwentuhan natin na ano. Okay. Yeah. Sige, kwentuhan mo muna kami para mas makilala ka ng mga bagong henerasyon, yung tinatawag nila mga Gen Z, no? Iba ito eh, mga bagong mga audience na. Paano ka ba nagsimula sa pagra-rap? Well, of course, I started as a DJ. DJ muna. So, DJ rapper sa Euphoria. But bago ako nag-Euphoria, of course, that was 87. 87 or ending of 86, nag-DJ na ako sa Stargazer. Baka naalala mo yon, Stargazer, kung sakali. Luman-lumane. Ano, vintage. Yeah, yun yung number one na pang mayaman na disco nung araw sa Hyatt. Yun, inakit ko sa penthouse. Yun yung pinaka-hangout ng mga mayaman. Nag-DJ ako doon. And then nag-DJ ako ng panandalian sa Zigzag. And then nag-DJ ako ng puro panandalian lang. Parang halos one weekend lang kasi nag-open bigla yung mga, you know. Dahil sa ginagawa ko, sa pagra-rap, yung rapping DJ, para bang yung, nung, you know, pag nababalitaan ako, nagra-rap ako sa isang club, nababalitaan ng ibang club. So, ang tendency is, nagbubukas sila ng opening para sa akin. Na para bang, you know, para bang, kunyari, magbubukas sila opening. Pero, ang totoo, no, tinataasan lang nila yung sweldo. Para alam nila yung libro ko. Parang ganon. So, weekend. So, Stargazer, then Zigzag, then Odyssey, and then after Odyssey, Rumors. Then Rumors, nagtagal ako ng konti. Nagtagal ako ng mga 3 months. Pero nakakatikim na ako ng konting ano. Pero mind you, ang sweldo ko ay 1,500 pesos lamang. Nung panahon ngayon, pwede lang. Pumalengking dalawang linggo or tatlo. Parang ganyan. Pero maliit. I mean, you know, kasi syempre, hindi pa nila alam yung ano, di ba? Mas malaking sweldo ng DJ. So, then, nag-land ako sa Euphoria. Nung nagbukas na nung October of 1989. Yan na. So, yun na, doon ako gumawa ng pangalan. Doon ako nakilalang bilang Anki. So, then from there on, na-discover ako ni Lucia Jacinto, yung anak ni Ramon Jacinto. Then, nirecommend ako sa tatay niya. Then si Mr. Jacinto, si RJ Jacinto, Ramon Jacinto, inoperan ako ng ano, buy back ng album. Si Ben, present me an album, I will buy it back. I will buy it from you. So binili niya.
to the tune of 90,000, and then from there, hindi ko alam, magdi-distribute pala siya on behalf of Viva. So Viva and RJ Ventures teamed up, then ako yung produkto. Ano yung pinaka first hit mo? Well, syempre, umarap ka ng pangit. Yun yung first hit sa masa and at the same time sa industriya. Pero yung pinaka first hit ko, hindi yun. Ang first hit ko sa club or sa disco nung araw is Andrew Ford Medina. Yun ang pinaka... Oh, yes. Oh. Yeah. At saka Pinibirocha. Yun ang pinaka... Kasi yun yung kinagigiliwan sa club, di ba? So, syempre, hindi ko pwede sa ano yun, sa masa yun. Hindi ko pwede sa... Oo nga. Yung people yun. So, you know. So, naitago ko yun. Then, ang para ma-present ako bilang madlang artist or masa artist, kumanap ka ng pangit. Oo, grabe. Sobrang hit niyang Humanap Ka ng Pangit. Naging movie pa yan, di ba? Yes, naging movie. Lumabas yung Humanap Ka ng Pangit around December of 1990. Okay, December of 1990, lumabas yung Humanap Ka ng Pangit. At February, meaning after 2 months, ay gumawa ka agad ng movie ang Viva. Yun. Oh. And then that catapulted me to fame. Yun yung part doon ako nang kilala talaga ng tao. Bukod sa pagiging rapper, naging artista ka na rin. Yes, doon ako nagtinagan bilang artista at saka komedyante. Doon ko na namit sila Dennis, doon ako na namit sila Jano, doon ko na namit sila Ogie, doon na. Yun yung chance na yun. Anong opinion mo doon sa mga bagong mga klase ng rap ngayon, no? Kasi parang nag-innovate din, no? Nagbago rin yung tunog ng rap. Siyempre, nandiyan yung mga bagong singers, sina Shanty Dope. Anong pananaw mo dyan sa mga bagong klase ng rap na yan? Yeah. Julius, for me, bilang ang sumasagot na rapper, okay, hindi sumasagot na enthusiast o hindi sumasagot na may I say a critic or what, no, as a rapper, okay, so a veteran rapper, for me yung style na medyo natukoy mong bago, for me hindi bago yun because at an early rate of 1985, from 1979 to 85, doon na umevolve lahat ng style, nandoon na lahat ng style, wala nang bago. Yung music naman, honestly, wala namang nabago sa music. Ang nabago lang yung instrument. Instrument. Okay. So, kung noong araw, low class yung vintage keyboard, ngayon, modern keyboard. So, yung instrument ang nabago, hindi yung music, same yung music. Bilangan naman. Bilangan nung araw, same. Kumbaga, kung magsisimula ka sa mabagal, it's like this. Bug, tak, bug, bug, tak, bug. Mabagal yon. Kung magsisimula ka sa gitna, bug, tak, bubug, bug, tak, bug, tak, bubug, bug, pa. At kung magsisimula ka naman sa mabilis, sa bandang huli, is bug, tak, bug, bug, kak, bug, tak, bug, bug, kak. Ando na lahat. Well, yung whole spectrum ng rap, nandoon naman yon. Ang bago lang ngayon, una, rapper, kasi bago ka. Bago bata. So, dati may matatanda na nag-rap ngayon, bata. Nabago yung pagsusulat, kasi minsan, now, in fact, sa lahat ng esensya ng industriya, meron tinatawag na magaling kang gumawa ng art, pero may mas masipag sa iyo gumawa ng art. So, ang bago lang is yung sipag. Hindi na bago yung art. Same pa rin. Parang ganito, noong araw, di ba, gumagawa ng rubber shoes. Anong pinagkaiba ng rubber shoes noong 1970s at 2021? Wala. Still rubber shoes. Kasi rubber and then shoes. Ang nagbago lang yung sumusuot. Noong araw, hindi kaya na mahihirap magsuot ng rubber shoes. Mahal kasi. Hindi afford. Ngayon, mahihirap kaya magsuot. So, sino nabago? Yung nagsusuot. Hindi yung rubber shoes.
mo. Yun yung point. Ayun. Sa mga bagong rappers ngayon, sinong gugustuhan mo sa kanila? In fact, lahat okay. Lahat okay. Mm-hmm. When I say bago, meron din naman akong bago na nakakatuwang, nakakasama, or na-discover, or nakikilala. Which is sa aking Dugalo Records, may mga bago. So, for example, si Six Threat na nag-champion ng Flip Top. So, si Six Threat at yung grupo niya, 3 Digits, ay makabagong senyales or makabagong entity ng rapper na nakipagsalib na sa amin or sa Dugalo or sa akin. So, same as same. Na parabang, you know, it is the new ones looking for the veterans and the veterans looking for the new ones. Parang ganun. At syempre, bilang representative ng bago, ang kinagigiliwa ngayon, si Busy Mill, di ba? Mga things like that. Also, when you say bago, you know, new kids on the block. Walang bawas yon. New kids on the block. Yung style mo na ganyan, yung gustong-gusto ng mga kababayan natin, no? Lalo na yung mga masa, saan mo nakuha yung ano na yun, yung style na yun? Yung style na yun na kinagigiliwan ng masa sa akin, may I say to me, kasi iba-iba ang pinanggalingan yun, but ang centerpiece ng inspirasyon yun was, number one, Run DMC. Kasi sa Run DMC nung araw, for me, ang masterpiece nila is batuhan. You know, one set of stage, one set of record, pero dalawa yung nagbabatuhan na rapper. Kunyari, I'm the king of rap. So for me, na nagiliwan ako doon, yung batuhan na ngayon. And then, when it comes to stage, yung wildness ko sa stage, galing naman yun sa Beastie Boys. Sa Beastie Boys naman yung galing. They do things that are wild. They do things na hindi inaasahan ng tao. They do things na pag nakita mo sa kanila is, wow, ano itong ginagawa niyo. yun yung aral ko doon. And then, when it comes to connection from me to the audience, nakuha ko naman yun kay LL Cool J. Kay LL Cool J. Paano? Because he likes to connect. Meaning, he does things, gumagawa siya ng mga bagay na yung mata mo bilang nanonood sa akin ay tinatranslate at tinatransfer ko yung thought ko habang nanonood ka. So, hinuhuli ko yung mata mo kung ikaw ay nag-aabang ka ba ng gagawin ko? O nag-aabang ka ng ginagawa ko ngayon. Yun yung dalawang yun. So nababasa nga ni LL Cool J kung ano yung inaasahan ng crowd sa harapan niya. Doon ko na master yun. So yun din yung pagbasa ko sa crowd. And then the mastery came nung ako ay naging DJ na. Remember, I was telling you about ito, na nag-DJ na ako. Every weekend, every day, every night, iba ng ibang tao ang kaharap ko. So when you say iba ng iba, imagine mo, ang boss ko, sasabihin sa iyo na, Andrew, tonight, it will be Chiang Kai-shek. So lahat ito, check. Lahat, yung nag-rent ng club natin, in check. Tomorrow will be, Saints ko. Pinirent yung nansays ko yung club natin. The next date after tomorrow will be Assumption. So iba-iba. And then on Friday, it will be IS. Nirent yung club natin. So, and then on Saturday, it will be French Bastille. Meaning French embassy. Yung mga empleyado ng French embassy. So imagine mo, every day, every night. Iba-iba tao. So iba-iba. Yung mata ko, namamaster yung pagbasa sa tao. Namamaster niya. How to enliven, how to entertain, hindi masa yung mga hinaharap ko. Hindi masa yun. Ang pinakamadali sa lahat. Ang masa, kilitin mo lang, tapos na yan . Ang mga mayayaman, kahit sa 100 mo, pag hindi mo nahuli pang 101,
Hindi po pwede. Discriminating. Yes. So imagine mo yung tendency to learn for me, mm-hmm. to learn from every day, every night, para matutunan ko yun, para hindi ako mabawasan ng 50 pesos a day. Kasi may penalty. Nakapag hindi ko na hype yung tao, tonight, minus 50 pesos yung 1,500. Ang strict naman. So it's not just pala a play of words lang, no? Parang merong science behind it, no? Yeah. Kailangan na pag-aralan mo kung paano ka ko-connect. Parang Wi-Fi, no? Kung paano ka ko-connect doon sa Wi-Fi. Ganun. May I do say, parang ikaw, kapag broadcasting ka, mm-hmm. I know for a fact na you stay your mind on the camera, you stay your eyes on the camera, pero you think out so many things around you, di ba? So, na-master mo yun. Ganun kita ko nagmamasdan. Alam kong na-master mo yun. Di ba? So, yun yung parang isa sa mga naituturing kong parang isa sa mga kumakabit na ideas from me to you. Tama. Tanggalin mo, ah. Talaga pinag-aaralan mo talaga lahat ng bagay. Well, nakakatuwa, no? So, we hope to hear more of your rap sa mga darating na panahon. And congratulations. Naman. Yes. Dahil nagugustuhan to ng bagong henerasyon mga audience natin. But anyway, ang dami kong request na nakukuha sa YouTube channel ko asking kung pwede raw kitang ma-interview tungkol sa mga collection mo. So tinatanong ko sila, ano ba ang collection ni Andrew? Ano ba? Sneakers ba? Mga hoodies ba? Ano ba? Plaka ba? Kaya wala akong idea. Ano ba talaga? Ano klase mga bagay bang kinokollect mo? Well, siguro, napapansin nyo in a very stark image sa likod. Yan, yung mga toys na yan. Yung mga ganyan, yan. Yan, kung nakikita nyo, yan. Uh-huh. Yan yung mga kinokollect ko po. Isa sa mga kinokollect ko. But then, syempre, as a collector, may kasabihan po na na hindi lahat ng laruan sa buong mundo ay kaya mong i-collect. May kasabihan na doon. And naniniwala ako doon. At kahit anong yaman mo, hindi mo rin kayang i-collect lahat. Yun din yung pinaniniwalaan ko. So, for me, para maganda ang palatuntunan ko sa pagko-collect, kailangan i-collect mo lang yung one energy mo, i-collect mo yung may hirap na i-collect para yung collection mo, collecting time and collecting effort, collecting energy will be sulit. Kumbaga, hindi lang basta nagko-collect ka, kundi nakukuha mo, natatarget mo yung medyo mahirap-hirap kunin, gawin, or ipunin ng isang collector or karamihan ng collector. How about Gundam? Gundam, di ba? Yung mga Gundam toy. Di ba? Sige. Sa Japan, wala ka nang makikitang ganitong kakalat-kalat. Okay. Gundam toy na may kasamang cellphone na Gundam. Wala ka nang makikitang ganitong kakalat-kalat. Wala na. Sobrang kahit saan ka lupalop ng Japan pumunta, lahat na makikita mong ganito, toy na lang ang nasa loob. Wala na yung cellphone. Ayan o, softbank cellphone. May cellphone, di ba? Ako, nakabili ako, tiniis ko. Kahit walang cellphone, makuha ko lang yung toy. Okay? Okay, nakakuha naman ako. Pero wala na itong cellphone. Look, pag binuksan mo siya, okay, pag binuksan mo siyang ganyan, yan. Ayan ang makikita mo. Ayan, ayan yung nalagyan ng cellphone, oh. Ayan ang cellphone. Yan ang nalagyan ng cellphone. But, pag pinakita ko sa iyo ngayon, take a look. Wala na yung cellphone. Nasaan? Hindi binibenta ng mga Hapon. No, sir! Dahil? Ang sinong bumili nito, tinatago na nila yung cellphone, tapos ibabalik nila yung box, tapos ibebenta sa iyo pabalik. Kinokollect na nila yung cellphone. So, madalit sabi, ang mahalaga rito sa toy na ito ay yung cellphone lang. Wala nang ibang mahalaga dyan. Wala yung cellphone yun. Julius, sa tulong ng kaibigan ko si Brian at taga Yokohama,
na kaibigang matali ko yan, kaibigan ko yan, fan ko din yan bilang Andrew E. At nagko-collect din yan, pero tinutulungan niya ako maghanap. Nakahanap kami ng mayroong cellphone. Okay? Patingin nga ng cellphone na yan. Bakit tinatago yan? Ano ba meron dyan? Here's another box. Di ba? So, dalawang box, di ba? Ito yung wala. Yung nasa kaliwa ko. Here's the deal. Ito ngayon yung, ito yung nasa kanan. Ito yung may cellphone. Ayan. Naka-chamba, super chamba kami. Oo. Naka-super chamba. Siguro, walang-wala na yung hapon. Wala nang choice, di ba? Wala nang choice. No choice, ladies' choice, di ba? Okay. O yan. Okay, buksan mo ngayon. Patingin nga. Buksan nga natin ang ating cellphone. In fact, bago ko ipakita sa iyo yung cellphone, papakita ko muna sa iyo yung pinakalalagyanan niyang cellophane or plastic bag. Nandito pa rin yung lalagyanan. Oo. Nandito pa rin kasama. Pinenta nila yung... Na-preserve, ano? And here's the same box, right? Same. Same box, yeah. Oh. But take a look. Dudukutin ko. Ayan. Sa harapan ninyo lahat. Mm-hmm. Okay. Dudukutin ko. Mm-hmm. Ayan na. Dinukot ko na. Same box, right? Mm-hmm. Okay. Okay. Take a look. Ngayon lang po kayo makakakita ng ganito. courtesy of the Brian. Okay. And Brian. Okay. And of course, mga aking kaibigan na si Brian. Brian Uchiumi. Okay. Okay. Ayun, no? To pull it out. Take a look. Ito yung charger. Uh-huh. At mga kaibigan, welcome in the house for the first time na makikita nyo ang cellphone na tinutukoy ko. Oh, wow! Ganda! Ayan, picture pa ng wife ko. Anong may mga images ba ni Gundam doon sa phone? Hindi, ito yung Gundam phone, look. Uh-oh. Ayan, no? Ayun, sa likod, meron. Can you shield the Gundam? Oo. Can you shield it? Anong brand ng phone? SoftBank. SoftBank. Ayan, no? Oo. Ayan yung shield yun. Ayun. Oh, very rare, no? Diba? Wala na. Wala ka na makikita ganito. Wala na. Uh-oh. And plus, honestly, pag ito nilagyan ko ng SIM card, kaya kong ano to. Smart or Globe, no problem. Under to. Pumbibili pa. Ito, 100,000 pesos na to. Oo. Pero siyempre, it's not the pesos or the value. Yeah, yeah. Uh-oh. Kahit may pera ka, wala ka mabibili nito. lahat na nagtitinda ng box na ganyan, walang laman. Masakit sa hapon na ibenta yan. Binili ko yung phone tsaka yung toy, tapos ibebenta ko yung kasama. Aw, masakit sa kalooban niya yun. Hindi niya ibebenta to sa'yo. Itatago. Itatago na niya yung box, itatago niya na yung foam, itatago niya yung toy. Wala ka na makikita. Pero, mayroong mga manaka-naka na nakikita ka niya sa Tokyo na titiwawang-tiwawang, yung box lang. Mm-hmm. Pero wala na yung cellphone. Wala na. Wala magtitinda sa'yo ng cellphone. Pero, ano plano na dyan? Tatago lang nila yan. Hindi nila yung auction. Ginamit nila. Ginamit mismo nila yung cellphone. Ah, ginagamit talaga. Oh, pero... Kasi ito, pag nilagyan mo to ng SIM card na Japanese, kailangan SIM card mo mismo. Kasi sa Japan kasi, one SIM card, one person. Uh-oh. You can never have two SIM cards. Hindi pwede. So, kailangan, ngayon, para magamit mo to ng free, kailangan wala din yung SIM card mo. Lagyan mo na SIM card ng ibang tao. Di ba? Yun. So, ito. Wow. Unused. Ngayon lang ko yata ito. Hindi ko ulit eh, oh. Galing. Di ba? O, yun.
mga kaibigan, nandahil sa show ni Julius Babaw, na-expose na. Nakita ninyo ng live yan. Yung kaya, mga nasa likod kong Voltes 5, ano yan, mga rare din yan, pero kanong original na... Hindi, yung Voltes 5 na yan. 70s? Hindi, itong Voltes 5 na to, buti pinaalala mo sa akin. Itong Voltes 5 na to, na dalawang maliit, ito ay Hong Kong version. Okay? But, take a look. Hong Kong version. Kung yun ang sabi nila eh. Hong Kong version daw ito eh. Take a look. Pansinin mo. Mm-hmm. Kaya ba? Yan. Yan. Nakikita mo, Japan, di ba? YNK, Voltes 5, Japan, di ba? Tapos ang nakalagay dyan, Toy Japan, di ba? Yeah. Pero tingnan mo ito sa ilalim. Dito sa itong blue na to. Nakauka. Oo, nakukit, ano? Nakukit. Ito, kayang-kayang gawin kasi in-imprint lang. Printed lang. Ito, nakukit. Oo. Di ba? So, doon pa lang, may tendency na ano, na may value yung isa, either of the two, di ba? But, yung mga nagko-collect ngayon ng ano, remember, nagko-collect ng Voltes 5? Yeah, you can easily collect Voltes 5, di ba? Di ba? Pero, meron ka, nakakita ka na ba ng Voltes 5 na may kasamang Beast Fighter? Wala pa. Papakita ko kayo sa'yo. May alaga siya. Ayan, no? Oo nga, no? Yung kalaban niya, naka-chain yung mukha ni Voltes 5. Look! Damn, son! Where'd you find this? Bakit tinusok yung mukha niya? O, di ba? Ibig sabihin ito, actual fight. Oo. Actual fight ni Voltes 5. Hindi mo makikita yung mukha niyan. Sorry. Nakakabit yan. Nakakabit yung chain claw. Nakakabit. Hindi mo makikita. Oo. Pero ano yan? Is that a scene from an actual Voltes 5 yes. series? Yes. It's a scene from Voltes 5. Parang ano, episode number 34. Or 35. Oo. Okay ah. Diba? Nakaiba yan ha. First time natin makakita ng ganyan. Diba? Yan yung aso. I think ito yata yung parang... parang leopard yata to. Leopard. Yun. Parang... But in the end, hiniwa niya yan. Talo rin niya. Pero... Lagi naman siya palalo. Pero take a look. Nasa punishment position si Voltes 5, di ba? Medyo agrabyado siya, no? Ginamahan yung mukha niya, oh. Tamo? Ganda. Ginamahan yung mukha niya, oh. Actual, di ba? Meron ka rin yung 70s version yung ina-assemble? Ang tawag ko doon ay yung ano, Hamamatsu edition. Ibig sabihin nun, yung kasi yung Bandai, ang gawaan ng makina nila ay sa Hamamatsu. Okay? So, doon yung mga worker. Yung mga worker nung araw, may capable sila na bumili nun. Kasi sila yung gumagawa. May capability silang bumili. So, napakaraming tao sa Hamamatsu may ganun. So, yun yung tinarget namin ni amin ni Brian na may ganun sa Hamamatsu. Pero syempre dito, wala. Pero yung makikita sa likod, yan yung bago ngayon. Remember yung... Yes. Chugokin, yan yung Chugokin. But, ang para mahalaga sa akin is not the Chugokin itself. Ang mahalaga sa akin yung unang lumabas sa factory yung may pink slip. Yung may pink slip yung unang labas sa factory yun ang tinarget namin, and we have two na tig-10. Dalawang number 10 na nakuha namin, and na-display ko yan sa Instagram ko. If you can check my Instagram, nandun yan sa Instagram ko na dalawang pirasong 10 na nakuha namin with pink slip. So, galing. Ang mga Japanese, gusto nila, parang kung bibili sila later on ng mga mga ganyang toys or what, or boxes, gusto nila yung may storya, yung may uniqueness, may limited edition something. Or hindi limited edition, it's more of thinking na yung parang unang lumabas na beside me. Take a look, ayan o. Yung combatler. On my Instagram, I proved to them na nung lumabas ang Combatler sa Japan nung December 30,
nung lumabas December 30, na-prove ko sa kanila na December 29 ng gabi, hawak-hawak ko na to. So, kasama nito, resibo. Resibo ng December 29. Kaya pag ito binili ng Japanese, name your price. Kasi lumabas to ng 29, hindi ng 30. Kasi sa buong Japan, lalabas to 30. So, paano ka nagkaroon ng 29? Yun yung magic. Connect. Tinarget ko to na makuha. Tinarget ko talaga. So, I got it. So, eto, mga kaibigan, of course, hindi ko na ibebenta to. Andito na to. Forever, di ba? Hindi ko na ibebenta kasi unang-una may sentimental value. May sentimental value and may collectible achievement value dahil nga nakuha ko to a day before. Saka diba, sabi nga ni Michael V, masikat daw si Com Butler doon kaysa kay Voltes 5 sa Japan. Kasi si Voltes 5 dito lang ginaya. Dito lang ginaya. Dito lang ginaya yan eh. Ito ang naunang Voltes 5 eh. Kaya nga Com Butler 5, Com Butler V. Com Butler V. Para magkaiba, Volt, Com Butler, Volt, V, to 5. Orutes 5. Para magkaroon ng differentiation. Pero itong pinagkayahan ni Voltes 5, ito talaga. Siya talaga yung OG. Ngayon, bakit sikat? Bakit sikat si Voltes 5 sa Pilipinas? Ito ngayon. Sasabihin ko to for the Julius Babaw Unplugged Show. Okay? Bakit sikat si Voltes 5? Bakit? Siyempre, sabihin nila, sabihin ng lahat, kasi naman, sikat si Voltes 5 kasi siyempre, unang-una, nagiliwan ng mga Pinoy. O di, okay. Tanggap. At saka isa yan sa mga unang robot na lumabas sa Pilipinas. Okay, tanggap. Kasama si Basinger Z. Okay, tanggap. Okay. But, tanggap din ba nila na sa Japan, hindi popular si Voltes 5? Hindi na tanggap yun. Oo. Ask any Japanese. Ito ang ituturo sa'yo. Oo. Who's popular? This one. Correct. How about correct? Correct. Sige. Hindi na popular. Hindi na popular. Bakit? Not popular. Bakit? Kasi yung storyline ni Voltes 5, parin Julius, yung storyline niya. Ang storyline ni Voltes 5 ay pagmamahal ng tatlong anak sa tatay. Tatay na nahiwalay, na nami-miss nila yung tatay, pagmamahal sa tatay. Yun ang storyline nun eh. Kaya popular sa Pilipinas kasi tatay. Sentimental. Remember, Julius, nung araw, ano ang pinakausong-usong hanap buhay ng isang tatay? 1970s. Diba pagiging seaman? O, nasan tatay mo? Nasa barko. Nakaka-relate yung mga tao. Yes. Character. Nasan tatay mo? Nasa barko. Ilang taon mo hindi makikita? Isa, dalawa? So, manunod kayo ngayon ng Voltes 5. Ano istorya ng Voltes 5? Nawawalang tatay. Nahiwalay na tatay. So, ano ka doon? Love mo yun. Tama? Sa Japan. Ito na. Nag-research ako. Sa Japan, kaya hindi popular ang Voltes 5 kasi ayaw nila ng storyline. Ayaw naman nila ng ganoon, yung madrama. Bakit? Kasi sa Japan, Julius, and kapatid na Julius, sa Japan, pagdating mo ng 18 years old, kick outing ka na ng tatay mo sa bahay. Yung pala yun. So, pagdating mo na 18 years old, 19, 20, 21, 22, may bit-bit kang galit sa tatay mo. Ayun. So, paano ka ngayon kung i-inlove sa storyline ni Voltes 5 na tungkol sa pagmamahal sa tatay? Kaya, mas popular si Mazinger Z kesa kay Voltes 5 kasi ang storyline ni Mazinger Z, wala siyang tatay. Yun ang storyline. Yan ang storyline ni Mazinger Z. Wala si Koji Kabuto. Tama ko, no? Si Koji Kabuto yan, di ba?
Yes. Wala siyang tatay, remember? Wala siyang tatay. Kaya relate na relate ang mga Japanese dyan. Kaya ito ang number one sa Japan. Ayun. Kaya palang dami-dami mga toys sa Mazingers doon. Pero Volker side, kahit pumunta ka sa Mandarake o doon sa mga rare toy shops. Hirap, di ba? Hirap, di ba? Kaya lang nagmahal yun kasi pinagbibili ng mga Chinese at saka mga Pilipino. Oo. Kaya nung siyempre, law of supply and demand, di ba? Pagka-kaunti, very rare, you know, and then hinahanap, mas mahal. So, nagmahal. Nagmahal. Pero yung kung rarity ang usapan at itak nila towards the robot, wala. Wala. Lalo talaga si Voltes 5. Oo. Wala. Oo. Bahagi ng kultura natin bilang mga Pilipino. Yes. Kaya nga, meron akong to make sure na yung pagmamahal sa Voltes 5 tsaka sa Mazinger Z, kinolek ko na rin. Yung Roman book na tinatawag. Itong Roman book ni Voltes 5. Uh-huh. Roman book. Pero ito ang Roman book na mahirap kunin kay Mazinger Z. Yan ang mahirap. Ayun. Pareho silang Roman book. Oo. Pero mas mahal pa rin Mazinger Z. Madali. Ito mahirap. Yan ang mahirap. 1975. Galing. Diba? So, yun. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.